Ayan, muli po akong bumabati ng isang pagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Opo, hindi po artificial background tong ating ano ha, tong ating background. Totoo po ito. At sa mga regular po nating viewers, alam niyo na po kung nasaan ako pag ganitong aking background. Ako po ngayon ay nasa San Jose del Monte, Bulacan, dito po sa bahay ng mag-asawang Kuya Ami at Ate Laya Magbuo, dito po sa Caybanban, San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ayan po, muli tayo nagpapasalamat na tayo pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon na muling magsama-sama. Opo, at sa mga nakapakinig po kanina na dapat ako po yung nasa Laguna, medyo may pagbabago po ano ho, may pagbabago po yung naging plano. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Bulacan. Kasi mamaya po, after po nitong ating program, ay didiretso naman po tayo sa Pangasinan. Doon po sa season, sa Artacho season, at ating pupuntahan doon yung ating anak na si Damdang. Anyway, without further ado, tayo po ay mananalangin para masimulan na natin ang ating gagawing pag-aaral. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muling nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At narito, muli po namin ipagkakaloob sa inyo ang aming pagsamba na gagawin sa pamagitan ng sama-samang pag-aaral ng iyong banal na salita. At nawa saan mang dako naroon ng aking mga kapatid, patuloy niyo nawang patnubayan ng bawat isa, liwanagan ng aming mga puso at kaisipan upang hindi lang namin matuklasan ang mga katotohanan, kundi aming pong pagnaisa na ito'y makita sa aming mga buhay. At patuloy po kaming tingnan sa katwiran na ating sa Kristo upang aming paglilingkod ay patuloy niyong tanggapin. Salamat po sa pagdating sa indalang pagkatimiling po namin ng lahat, alang-alang sa pangalan ay kay Kristo na sinayang tagapagligtas. Amen. O ayan, tayo po ay magpapasimula na at sa mga kapapasok lang, muli, isang mapagpalang pagbati na aking pinapaabot sa inyo mga minamahal kong kapatid. Magandang gabi, tanghali, hapon, hating gabi, madaling araw o kung anumang oras na dinaratnan po kayo ng programang ito, naway kayo'y nasa pinakamabuting kalagayan ng inyong buhay. Kung hindi man, mahalaga tayo po'y patuloy na nagtitiwala sa patnubay at pag-iingat ng ating Panginoon. Okay? So ngayon po, ang pamagat ng ating leksyon ay pinamagatang past friends o sa Tagalog ito po'y pinamagatan lang ayuno. Okay? Ayuno o pag-aayuno. What is the past referred to in Isaiah 58:3? Yan po ang unang katanungan ngayon. Ano daw po yung pag-aayuno na binabanggit o isinasaad dito sa Isaiah 58 verse 3. Atin pong basahin muna yung talata bago natin basahin ang pagpapaliwanag. Isaiah chapter 58 verse 3. Ito po ang sinasabi ng talata. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. So yan po ang talata na binabanggit sa Isaiah 58:3 na ang tanong nga po, anong pag-aayuno ang tinutukoy ni Isaiah ayon sa talatang ito? Masabi po ng pagpapaliwanag ng ating lesson, ay ganito. This must be the fast of the Day of Atonement. Ito daw po yung walang iba kundi alin? Ang pag-aayuno sa panahon ng Day of Atonement o araw ng tinatawag nating pagtutubos. Okay, mga kapatid? Ito yung tinatawag din sa mga Hudyo na Yom Kippur. At ito yung sinasagawa tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan. Day of Atonement. Kasi ito, the only fast commanded by God. Yan daw po yung alin? Yan po yung pag-aayuno na iniutos ng Panginoon. At matatagpuan, tandaan nyo na lang po yung mga talata. Ano ho? Leviticus 16:29 at 31. Leviticus 23:27-32. Again, Leviticus chapter 16, verse 29 and 31. And Leviticus chapter 23:27-32. At ang sabi dito, this is confirmed in Isaiah 58 verse 3 by the parallel expression humble ourselves, which follows the terminology of Leviticus humbling or afflicting oneself, referred to various forms of self-denial including
fasting. At yan po ay pwede rin po natin kumpara sa Psalms 35 verse 13 in Daniel chapter 2, chapter 10 verses 2, 3, and 12. So ibig sabihin po, pag nag-aayuno nga, ano po, inyong, kumbaga, ina-applit, ang inyong sarili, at ang sabi dito, ay dini-deny. Kaya nga nag-aano, no? Nag-aayuno. May something na dini-deny ka sa iyong sarili. Halimbawa, pagkain. O, diba? Pag-inom. Nakita po natin ang ating Jesu Kristo nung siya po ay matapos binyagan, siya po ay ano po, nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, mga minamahal kong kapatid. Ano po? So, pag sinabing ayuno, you are ano nga po? You are doing some self-denial. Okay? Including nga po yung tinatawag na fasting. Okay? So, the Day of Atonement, sabi dito, the Day of Atonement setting explains God's command to lift up your voice like a trumpet. Yung nasa Isaiah 58 verse 1. Mamaya, babalikan na lang ho natin yan. Ano ho? This kind of ram's horn trumpet called a shofar was to be blown as a memorial of reminder 10 days before the Day of Atonement. Nababasa naman po yan sa Leviticus 23-24. Tingnan nyo na lang po dyan yung mga ano ha, yung mga tinatawag na kapistahan. Basahin nyo na lang po. Kung gusto nyo, basahin nyo yung buong Leviticus 23. Makikita nyo dyan yung iba't ibang sapat at iba't ibang kapistahan na ibinili ng Diyos o iniutos ng Diyos na i-celebrate ng ano po, ng bansang Israel. Okay? So, furthermore, sabi dito, every 58th year, on the Day of Atonement, it was announced the beginning of the Jubilee Year of Freedom. Yan naman po ay nasa Leviticus chapter 25, 9 and 10. Compare Isaiah 27 verse 13. Okay, ito na mga kapatid, ano, at least nakita po natin yung background na sinasabi kung anong uri ng pag-aayuno itong nasa Isaiah 58 verse 3. Ito'y walang iba kundi ang pag-aayuno na tinutukoy sa panahon ng tinatawag na Yom Kippur o yung tinatawag na Day of Atonement. Ito nga po isinasagawa. Kailan po? Kailan po ito sinasagawa? Sa tuwing ikasampung araw ng ikabitong buwan sa kalendaryo ng mga Hudyo. Okay? So, Yom Kippur, ha, mga kapatid. At sa term ng mga Hudyo, ito yung tinatawag na Tishreten. Tishreten. Okay? So, yon. Kapag papatuloy ang sabi dito, Isaiah 58:3-7. What is the Lord complaining to them about what was wrong with their past? Oh, ito naman. Ano daw po ang inireklamo ng Panginoon patungkol sa kamalian o ano yung kamalian ng kanilang ginagawang pag-aayuno? Doon sa verse 3, nakita na natin na may kinukomplain na nga ang Panginoon. Pero dito, mas malilinawan natin sa mga susunod na talata. Madalas na rin natin itong binabasa. Ano po mga kapatid? Pero muli nating tunghayan ang mga nabanggit na talata. Isaiah chapter 58, 3-7. Ando po yung inireklamo ng Panginoon sa mga Israelita o sa mga Hudyo kung ano ang hindi niya nagugustuhan sa kanila kahit na sila po ay nag-aayuno. Muli nating tunghayan ang Isaiah kapitulo 58. Isaiah chapter 58. Ha? Oh. Simulan po natin, sabi po dito, muli sa verse 3 hanggang 7. Ito po ang ating mababasa. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayuno ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko pakikinggan ang iyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayuno ng aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinipa ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakakalugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ang mga di makatarungang ipinabilanggo,
Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng damit. At sa nangangailangang mga magkamag-anak ay huwag kayong magkakait. Alam niyo mga kapatid, it rings a bell, ano? Kung babasahin niyo po ang Matthew 25. Okay. Matthew 25, 31 to 46. Ito rin ang sinasabi, mga kapatid. Ano? Ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na katangian ng ano? Nakatangian ng mga taong maliligtas pagdating ng panahon. Sino-sino yon? Sila yung inhalintulad sa tupa, nasa kanan, tupa, na bakit sila papapasukin ng Panginoon sa karyang kanyang inihanda bago pa karyang inihanda ng Ama, bago palikay ng sanlibutan. Kasi ang sabi, ang nagutom, pinakain nyo. Ang nauhaw, pinainom ninyo. Ang walang damit, inyong dinamtan, yung taga-ibang lupa, inyong pinatuloy, nasa kulungan, dinalaw, yung may sakit, inasikaso, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ganun na ganun, di po ba, mga kapatid? Parang copy-paste lang din itong nasa Isaiah chapter 58 na binasa natin, 3-7. At bueno, atin pong basahin ang pagpapaliwanag ng ating leksyon. Ang sabi uli, ano, what is the Lord complaining to them about what was wrong with their past? Ano yung nireklamo ng Panginoon? Ano bang, may mali ba sa ginagawa nilang fasting? Wala naman, pero ang nakita nga ng Panginoon, nagpa-fasting sila, pero marami silang mahalagang bagay na dapat nilang pagtuunan na hindi nila binibigyan ng pansin. Ha? Oh, ayan. Ang sabi dito mga kapatid, it seems, papaliwanag, the people were expecting the Lord to congratulate them for their pity. Of course, they had it all backward. Oh, ano, kala ng mga tao, i-congratulate sila ng Panginoon, ayos siyang ginagawa niyo. Pero yung pala, ang kanilang ano po, ang kanilang ginagawa ay kumbaga ipabaliktad, mga kapatid, ano? Mga bagay na hindi naman talaga nakakatuwa sa harap ng Panginoon. Sabi dito, practicing self-denial on the Day of Atonement was to express their gratitude and loyalty to Him on the day the high priest went before God to cleanse the sanctuary and thereby cleanse them from sins for which they had already been forgiven. Leviticus chapter 16 and Leviticus chapter 4. Mahaba po yan, kaya hindi ko na babasahin isa't isa. Tingnan nyo na lang po ulit sa inyong mga Biblia. Leviticus chapter 16 and Leviticus chapter 4. Ano po ang sinasabi dyan? Sa araw po ng ano, sa araw po ng Day of Atonement, ay kinakailangan ano po, ipahayag nila, alin po, yung kanilang gratitude o yung kanilang pagpapasalamat. Kanino? Sa Panginoon. Ha, mga kapatid? Sapagkat ano po? Sapagkat pinatawad na sila. Okay? Pinatawad na sila. Bago pa man ang Day of Atonement, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ay araw-araw di pa nagsasagawa rin po ng serbisyo ang mga ordinaryong pare o sasardote sa santuario. At yung Day of Atonement ay kumbaga doon. Doon papasok, alin po? Doon papasok ang pinaka high priest, saan? Sa kabanal-banalang dako. At kaya nga dapat nilang i-apply ano po yung kanilang sarili. Bakit? Kapag di nila ginawa yon, pag may isang tao sa congregation na talagang hindi lubusang nagsisi, hindi makakalabas ng buhay, mga kapatid, hindi makakalabas ng buhay ang pinakapunong sasardote, ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kumbaga culmination yon. Ha? Culmination yung ginagawang pagsasagawa ng high priest sa pagpasok saan? Sa kabanal-banalang dako. Again, ang sabi dito, on the Day of Atonement, it was to express their gratitude and loyalty to Him. Okay? And the high priest went before God to cleanse the sanctuary and thereby cleanse them from sins for which they had already been forgiven. Ngayon, ito ay may kinalaman na sa ano po. Aalisin eh. Buburahin na yung record dun, yung mga kurtina dun, mga kapatid, dilinisin na uli eh. Di po ba yung halos isang taon na nadumihan ng kawibisik? O, ng mga dugo ng hayop? Ha? At doon po ay ano po, lilinisin yan. So, ibig sabihin, napatawad na yung mga kasalanan nila. O, kumbaga, yun ay kumbaga pag-ratifika na lang. Okay?
culmination ng pagpapakita ng habag ng Diyos sa kanilang ano po, mga ginawang kasalanan. Okay? At ang sabi dito, their acts should have been done in thankfulness and gratitude to God. Oh, tama, no? Sa Day of Atonement, talagang dapat ang ipapakita yan po. Sabi nga dito, gratitude, thankfulness. Okay? Pares lang po yung pagiging mapagmapasalamatin. Ano ho? Ha? Oh, at ang sabi dito, who saved them in the day of judgment, not in order to get God approval for their pity. Ayun. So, dapat ano, ang damdamin ng isang tao doon sa pag-aayon, o lalong-lalo na nga po sa Day of Atonement, ay gratitude. Ha? Gratitude. Pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanila, sa pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Hindi yung parang nag-e-expect pa ng ano, nag-expect pa sila ng approval o congratulation mula sa Panginoon sa kanilang ano po, sa ginagawa nilang pag-aayuno, mga kapatid. Ha? So, kaya ang sabi dito sa pagpapatuloy at malapit na pagtatapos. After all, it was the sins of the people that have defiled God's sanctuary. Tama. Diba? Bakit pa may Day of Atonement? Kasi nga, yun ang culmination again ng paglilinis ng mga ano po, mga dumi ng dugo doon sa kurtina na kumakatawan saan? Sa dugo ng ano po yun? Ano yung mga dugo na yan? Galing sa mga inosenteng hayop. Dahil nga saan? Dahil sa paghingi nila ng tawad. Pinatawad sila, of course, katulad na ating sinasabi naman nakaraan pa, nakakalungkot, ano ho, na dahil sa kanilang kagagawan, dahil sa kanilang kasalanan, may nadadamay na ano po, inosenteng hayop. Ngayon, dugo nga po ng inosenteng hayop, mga kapatid, ay paulit-ulit na natin nababanggit na kumakatawan saan? Last week, na pag-aralan natin, kumakatawan sa inosenteng dugo na nabuhos doon sa krus. Walang iba kundi ang inosenteng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ha? So, ayan po. After all, ang sabi nga dito, it was the sins of people that had defiled God's sanctuary. Totoo yan. It had to be cleansed with blood that was shed because of what they had done. Oh, yun na nga po. Ha? Na kailangan daw po, ito'y linisin. Sino nga? It had to be cleansed with blood. Ayan yun? That was shed because of what they had done. Yun na nga. Inosenteng dugo ng kordero ang, madalas ang kordero ang ibinubuhos doon, ibinimisik doon. Dahil saan po? Dahil sa kasalanan kanilang ginawa. Okay. So sa pagbubulay-bulayan nating katanungan sa gabing ito, ay dito, one of the crucial lessons that comes from this text points to the difference between being merely religious, o ito daw po, no? Titingnan daw po natin, pinapakita po ng ano, no? Pinapakita ng mga talatang ito ay yung kaibahan ng religious. Kapag sinabing religious, oo, maaring ginagawa mo to the letter yung isinasaad ng kautusan. Ha, mga kapatid? Walang pinagkaiba yan sa mga religious din natin, mga kapatid. Pag-araw ng Sabat, hindi mo maunahan. Talagang unang-una, nandun na sa simbahan. Okay? Pag-araw ng Sabat, talagang bago lumubog ang araw, nakasarado na ang mga tindahan. Wala po akong against doon, ha. Maganda pong practice 'yan. Hey, talagang nagbibigay ng ikapo, nagbibigay ng handog. Oh, religious po 'yan, talagang religious po 'yan. Pero ang sabi dito, mga kapatid, how do we as individual face the same danger as the individuals presented here? Ngayon, bilang ano po? Bilang mga individual, ano daw po ang panganib na ating kinakaharap katulad ng mga binabanggit dito po sa mga talatang ating napag-aralan. Ang sabi ito, which is believing that our religious ritual somehow show we are already following the Lord's as He asked us to. Oh, pag ginagawa daw po natin ang ano, mga rituals na yan, eh, akala natin ay approved na tayo, approved na yung ginagawa natin sa Panginoon. Akala natin, mga kapatid, ano ho? Again, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon ay hindi naman kinukontra yung mga utos na yun dapat o yung ginagawa ng mga tao, dahil mismong again, ang Panginoon ang nag-utos sa kanila na dapat gawin nila yun. Again, yung pag-aayuno, ulit-ulit po natin, mismong ang Diyos ang nagsabi na gawin nila yun. Kaya nga lang, mga kapatid,
Kaya nga lang, sinasagawa nila yung ritual ng mga pag-aayuno. Pero maraming mga bagay na ina-expect din ng Panginoon na dapat nilang gawin. Pero pinapabayaan nila, mga kapatid. Mga dapat nilang gawin pero pinapabayaan nila. Walang pinagkaiba yan, mga kapatid. Tingnan nyo, ha? Walang pinagkaiba yan. Isa rin pong pambansang talata natin, yung nasa Mateo 23:23, ito rin, oh, iniisip din itong mga pariseyo na to na okay yung ginagawa nila kasi nag-iikapu sila. O, tingnan nga natin, mga kapatid, no? 23:23 ng Mateo, ha? Parehang-pareho, halos parehang-pareho ng attitude ng mga Hudyo nung panahon ni Isaiah. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Iskriba to, ha? Tagapagturo ng iskriba at pariseyo. Ang sabi ng Panginoon, tagapagturo sila ng kautusan pero kahabag-habag sila. Bakit po? Bakit sila kahabag-habag? Eh kung tutusin, alam nila. Alin po? Alam nila ang kautusan. Sila pa nga nagtuturo, eh. Ito, mga mapagpunyari. Aroy ko, masakit na pananalita ito, no? Mula sa bibig ng ating Jesucristo. Mga mapagpunyari. Bakit po sila tinawag na mapagpunyari? Tingnan nyo po kung anong practice nila, ha? Nagbibigay kayo ng 10th bahagi ng maliliit ng halamang tulad ng yerba buena, roda at linga. Mga kapatid, masama ba mag-ikapo? Eh, Diyos nga mismo nagsabi. Ninanakawan siya kapag hindi ka nag-iikapo. At ang nag-utos na mag-ikapo, ha, mga kapatid, eh wala iba kundi ang Diyos. Pero bakit niya tinawag na kahabag-habag ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo? Ha, mga kapatid? Kahit pa nga nanon sa dito, nagbibigay sila ng ikapo. So therefore, mga religious po sila. Ano po? Sila ay mga taong masunurin sa letra ng kautusan. Sabi, ikapo, ikapo. Ay, pati nga ano? O tingnan mo, matindi, no? Pati maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, roda at linga. Pero bakit tinawag sila ng Diyos na kahabag-habag at mga ipokrito? Ha? Ngunit ang sabi dito, kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ano yung mas mahalagang turo sa kautusan? Ito, ang katarungan. Ay, nako mga kapatid, ito na nga, di ba? Dapat palayain, sabi niya, palayain yung mga ikinulong ng hindi makatarungan. Sila, nag-iikapo nga, pero hindi naman sila makatarungan. So, wala pa rin kwenta. Sabi ng ating Jesucristo, kahabag-habag pa rin kayo, mapagpakunyari sa madalang salita, mga plastic. Ha? Mga mapagpakunyari. Bakit? Nagbibigay kayo ng ipo, pero ano? Mas hindi ninyo isinasagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan, tulad ng katarungan, pagkahabag. Tingnan nyo, ano ho? Katarungan, pagkahabag. Okay? At katapatan. Dapat, sabi ng Jesucristo, dapat ninyong gawin ang mga ito. Again, hindi masama gawin nga yung pag-iikapo. Ha? Pero nang sabi, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. So, minamahal kong kapatid kay Kristo, tandaan po natin na walang masama na tayo'y magpaka-religious. Sundin natin ang sinasabi ng ng kautusan. Pero walang kwenta sa totoo lang, mga kapatid, no? Ulitin ko, walang kwenta. Pakinggan yung sinasabi natin kay Jesucristo. Kahit nag-iikapu ka, kahit lagi ang maaga sa simbahan, sumasama ka lagi sa crusade, ha? Pero pagdating doon sa mga practical na godliness na dapat nating isakabuhayan, kagalimbawa ng pagkahabag. Pagkahabag. Alam niyo po, ako'y nagiging makatarungan din lang naman din sa aking mga kinahabagan. Sa bahay nga, lalo ngayon nag-pandemic, marami naman mga tao, pinupuhunan naman ang pandemic para lalong maging tamad. Makikita mo, kahit ang lulusog, mamamalimos, hindi ko talaga binibigyan yan, mga kapatid. Didiretsyahin ko na kayo. Hindi yan yung mga taong klaseng kinahabagan ko. Pero pag yung, kahit hindi pandemic, kahit panuno, kahit hindi pa pandemic, dyan po sa, kahit na nga sabihin na parang na rin, parang sindikato na rin, pero tinitingnan ko naman. Madalas may dumadaan dyan sa may amin, dati kahit nang wala pang COVID, yung talagang mga naka-wheelchair, iba-ibang lumpo ang dinadala, pero halos iisang tao yung nakikita kong nagtutulak sa wheelchair.
iba-ibang lumpo at makikita mo naman talaga, legit namang lumpo. So yung mga ganung tao, kahit na sa tingin ko ay merong ano po, merong sabihin na natin may pagkasindikato ng konti. Kasi iba-iba yung lumpo pero yung isang tao yung nagtutulak. Pero mga kapatid, pag yun ang mga dumadaan sa bahay, talagang hindi po ako, hindi ko sila pinalalampas na hindi ko binibigyan. Ah, mga kapatid, hindi ko, kasi iniisip ko, grabe, lumpo na, o wheelchair, ang init, may nagtutulak sila. Kaya talagang yun yung mga taong durog ang puso ko, mga kapatid, durog ang puso ko na talagang binibigyan ko ng limos. Pero yung malalakas, naku po, parang tinuturuan mo pa sila ng pagiging tamad. Ano ho? So, sino pa yung mga talagang hindi ko mapahindian kapag dumadaan sa bahay? Mga bulag na may umaakay. Kahit na nga diba ang DSWD ngayon ay sinasabing dinidiscourage na mga bulag ay huwag limusan na limusan dahil meron naman mga alternative na ano po na tawag dito, hanap buhay na binibigay sa kanila. Pero ako talaga pag mga bulag ang nakikita ko sa daan man o dinadaan sa aking bahay, durog na durog po ang aking puso. Yan, mga bulag, mga lumpo, durog po talaga ang puso ko dyan sa mga yan. Mga taong nakikita ko na nasa tabi ng ano po, nasa tabi ng daan. Doon makikita mo naman minsan parang di mo rin dapat kaawaan dahil nasa tabi na nga ng daan. Eh, naninigarilyo pa, nagra-rugby pa. Ano't ano pa man, mga kapatid, yung mga ganyang klaseng tao, hindi ko naman binibigyan ng ano po, ng pagkain. Yung mga nagra-rugby, nasa tabi ng daan. Hindi na pera binibigay ko na lang po pagkain. Again, hindi ko po sinasabi ito para ano nga, para magmalaki. Pero yun na nga, mga kapatid, no, yun na nga. Wala talagang ano eh, walang magiging kwenta yung ating pagiging religious kung hindi natin sinasamahan ng tinatawag na practical godliness. Ano ho? Kaya nga ngayon, nais ko pong ulitin lang uli sa inyo, ano ho? Na matapos lang talaga, narinig nyo na siguro, ano ho? Matapos lang talaga yung pagpapagawa natin ng studio doon po sa ating regular studio, ano po, sa bahay, ay next na asikasuhin namin ng aking nanay ay practical godliness naman po. Hindi lang puro sermon, practical godliness na naman ang ating asikasuhin. Ano po ang ating project na asikasuhin na naman? Kasi yun nga po, minsan mga taga-sanlibutan, bibigyan din tayo ng ano idea. No? Bakit po? Anong next project natin? Nakita ko yung isang counselor namin dyan, hindi ko nababanggitin, sa Quezon City, District 5. Ay minsanan, hindi naman lingguhan, minsanan nagpipiding siya, nagpapakain siya ng almusal sa mga bata, lugaw. Abay, nakita ko, sabi ko, aba, lugaw-lugaw lang naman ito kung mga 100 bata ang pwedeng pakainin. Eh, pwede na ito. At naisip ko nga mga kapatid, babudgetan ko kung kaya ng budgets. 1,000 pesos per week, magpipiding ako, magpapaalmusal ako sa mga bata, pwedeng lugaw, sopas, totong, alam niyo yun, yung parang ginataang malagkit, ano ho? Mismo, basta, hindi lang naging lugaw, basta magbabudget ako sa iko ng kahit 1,000, isang linggo kung kakayanin po ng aking budget. Pero kung hindi, at least twice a month mga kapatid, ay ako po'y magpipiding para sa mga bata, at least pang-almusal. Kahit na once a week kung kakayanin, pero kung hindi, worst is twice a month na isasagawa ko po ang ating practical godliness. So, may nag-donate na nga po ng ano po, sino ba ito? Richard. So, hindi pa, kapatid. Hindi pa. Siguro itong linggo to, hindi pa rin matatapos. Basta matatapos yan. Okay? At ulitin ko, welcome naman. Wag lang mag-sunod-sunod. Mga transient, ano po? Yung mga may emergency pupuntahan sa Manila para mas makatipid-tipid. Ano ho? Eh, pwede naman doon. Tumira sa bahay. Pansamantala yung mga may lakad na para maiwasan na lang yung gumastos pa ko. Yun ay kung simple lang din po kayo, no? Basta higa lang. O, pwede na ho. Libre kain, libre tulog. Basta yung mga ganun lang kaso, no? Transient. Pero yung maninirahan ng matagalan, abay, mangupahan kayo. So, yun po ang objective. Bakit pinagawa natin yung ano, studio at the same time, kung may mga emergency na pupunta sa Manila at gustong simple lang naman at makatulog may matirahan ng ilang araw, welcome po yun, ha? Itong ating pinapagawang third floor studio at patuloyan sa ating mga kapatid. And at the same time, yun na nga po mga kapatid, ano ho, yung ating practical godliness na gagawin, ha? Hindi lang puro yung mga sinasagawa nating programa sa loob ng church ang ating iintindihin. Ano ho? So ayan, sabi nga, di ba,
pagpakain sa gutom, pagpainom sa nauuhaw, pagbigay ng damit sa mga hubad, pagpapatuloy sa walang matuluyan. Ah, mga kapatid, ayan, mga practical na ano po yan, practical godliness po yan. Kaya nga po, sabi ko, nung makita ko yung project o yung sabi na natin, program pala ng isang counselor dyan sa amin, sabi ko, aba, hindi masamang gayahin. Di po ba? Kung ito'y nagagawa ng mga politiko, eh mas lalo po natin dapat ano po, maging inspirasyon na gawin natin ito kung may abo tayo ng kakayanan. Ha? At salamat naman po, at meron na pong ano, meron na pong nag-donate ang aking kumparing ano ha, yung aking kumparing Jaime Crisologo Senior dyan po sa Sapang-Palay. Nag-donate na po siya ng heavy duty na kalan. At meron na rin pong nag-donate ng pang kaldero. O ayan, ano ho? O, so meron ng heavy duty na kalan, may kaldero, lulutuin na lang. Ay, tangke pa pala. Tangke. O syempre, tangke. Alam, makaluto tayo ng walang tangke at gaas. Ano ho? So, ayan, basta iniisip ko po, patapusin lang sa awa ng Diyos yung pinapagawa nating studio. At pag yun natapos, sisimula na rin po tayo ng ating program, Practical Godliness. Ano ho? So mga kapaglapit kay Kristo, ipanalangin nyo, ho? Ipanalangin nyo na itong ating programa ay hindi lang puro sermon ang ating abutin. Ano ho? Kundi tayo naman po ay talagang kung kinakailangan, may kakayanan pagkakataon, ay gawin natin itong mga practical godliness na ano po, na isinasaad ng ating na pag-aaralan sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na ano po, itong ating paksa sa gabing ito. Ano yung ayuno na mas kinaluluguran ng Panginoon? Ulitin ko po, yung pag-aayuno, religiously, Diyos din ang nag-utos. Ano po? Pero hindi rin natutuwa ang Panginoon na religiously nag-aayuno ka, pero may pinababayaan ka na mga mahalagang bagay na gusto rin ng Panginoon na iyong asikasuhin. Simpleng-simple, di ba? Magpakain ka ng nagugutom. Yung pakawalan, yun talaga namang napulong ng walang katwira, kumbaga eh inabuso, dinaya, ha? Oh. Ano ito? Wag nang ipa. Hindi na, ba, parin Jaime, at least hindi ikaw nagpaalam, nasabi ko na eh. Oh, di ba? At least eh, nasabi ko na, nasa inyo galing yun. Parin Jaime. Wag ka nang magano, parin Jaime. Ako na nag-ano nun, ako na nang alandakan nun. Bahala na ang Panginoon na gumanti sa inyo, ano po, sa inyong pagtuwang sa kapwa. And beside, sinasabi natin ito, para ano, hindi po natin pinagmamalaki. Ang totoo nga, ano ang sabi, makita ng tao ang ating mabubuting gawa para maluwalhati ang Panginoon. Di ba, paring Jaime, Crisologo? Di ba? Pag nakita ng mga tao, hindi naman sa atin ang honor sa Panginoon. Ang mga pariseyo, kaya kinagagalitan ng Panginoon Jesucristo. Kasi bakit? Yung pagtulong nila, aba pansinin, magpapatunog pa ng pakaka. At syempre, tot, parang ganito. O sige, si Pariseyong Richard, tinulungan si Jaime na mahirap. O, ganun sila. At yung credit, tuwan-tuwa naman na sila ang pinupuri. Pero tayo hindi. Hindi yun ang ating purpose. Pag pinuri ay salamat, ay sa Panginoon galing yan. Sa Panginoon galing yan. O di syempre, di ba? Sinabi mo sa Panginoon galing yan, yung mga tao, o, ang sasabihin, thank you Lord po. Kanino napunta ang kapurihan? Sa Panginoon. Basta ang ginagawa nating kabutihan, kahit makita yan ng iba, mas maganda nga, basta lahat ng kapurihan, kabutihan na ginagawa natin, pag tayo pinuri, ang papuri, lagi nating ibalik sa Panginoon. At sigurado ang Panginoon, matutuwa sa ating ano po, sa ating ginagawa. Ayun nga sabi ng Panginoon sa Kristo, di ba? Magliwanag ng gayon ang inyong mga ilawan. Upang pag makita ng mga taong inyong mabubuting gawa, ay papupurihan nila ano po? Papupurihan nila. Alin? Ang inyong ama na nasa langit. Nakita po mga kapatid, ano? Kaya hindi lang puro simbaha, hindi lang puro ikapo, hindi lang puro offering. Again, walang masama dyan. Kailangan yan dahil inutos din ng Panginoon yan. Pero at the same time, labas sa ating mga rituals o sa ating mga isinasagawang religious activity sa loob ng ating simbahan, ay dapat po huwag nating kaliligtaan ang mga praktikal na dapat nating gawin para makatulong tayo sa ating kapwa. O speaking of pagtulong, bukod dun po sa ating iniisip na project, ano po, ay in-announce ko lang po, lalong-lalo na pala dyan sa mga ano, nasa California, si Ma'am Shinene at Papa Rick da Dichoso ay merong ano po, mga praktikal na project na makatulong kahit pa paano
So kayo po dyan sa lugar ng California, kung saan man pa po kayo, makipag-coordinate po ako sa inyo, lalong-lalo na yung mga alam ko nandyan sa California, no? Kung meron na kayong sapatos dyan, chinelas, na hindi pa naman pudpud, pwede pang pakinabangan, sapatos, chinelas, any kind of footwears, mga kapatid, any kind of footwears, ay kung hindi nyo na ginagamit, i-stack nyo lang muna, kasi sabi ni Ma'am Shinene at Papa Rip Dichoso, door to door, kukunin yan, pero wag lang naman siguro, huwag naman siguro dadalawang pares, ano? Kasi mukhang baka malugi naman. Basta mag-ipon kung meron, sapagkat ipapadala yan dito sa Pilipinas at ipamimigay din natin saan? Ipamimigay din natin sa mga less fortunate nating kababayan. Iyan ang mga sinasabi ko po sa inyo, mga practical na mga proyekto na pag sinagawa natin, hindi sa ating kapurihan, hindi sa atin ang kapurihan mapupunta. Lalong-lalo na wala naman tayong balak, ano po? Wala naman tayong balak na tumakbo sa politika, di po ba? Oh. So kanino babalik ang kapurihan? Sa Panginoon, hindi sa atin. Dahil wala talaga tayong ibang intensyon ba't natin ginagawa. Bakit natin ginagawa? Para mabigyan ng kapurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Tandaan mga kapatid, madalas na nating binabanggit ito. Tandaan po, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tandaan po mabuti yan. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Sa isa't isa, tayong lahat ay tinipo ng Diyos sa pag-ibig niya. O ayan mga kapatid, ano ho? Lahat tayo may pananagutan sa ating kapwa at lagi pong ilalagay sa ating mga isipan na kung meron mang pag-aayuno na katanggap-tanggap sa Panginoon ay ang mga praktikal na kabutihan, pagmamahal na pwede nating maipagkaloob sa ating kapwa. You know what? Sa totoo lang, sa tingin ko, lalong-lalo na lahat po kayong nanonood dyan, mga classmate natin sa Kapaglapit kay Kristo, nakikita ko yung mga mukha nyo. For sure, lahat po kayo dyan na nakikita ko, hindi pwedeng magsabi, Brother Richard, hindi ko kayang tumulong sa aking kapwa. Bakit po? Dahil sa totoo lang, nakikita ko sa mga mukha nyo pa lang, sure, na pag tumingin kayo sa inyong paligid, kung isipin mo, Brad, mahirap ako, tumingin kayo sa inyong paligid, sisiguraduhin ko, may taong mas naghihirap sa inyo at ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay mas nakakaangat sa taong nakikita mo sa paligid mo na mas naghihirap sa iyo, therefore, ibig sabihin, may pagkakataon ka na makatulong sa iyong kapwa. Ha, mga kapatid, kaya very practical, ha? Pakain sa nagutom, painom sa nanguhaw. Nako mga kapatid, sigurado ako sa tulong at biyaya ng Panginoon, lalo't ang kalwalhatian ay babalik natin lahat sa Kanya sa tulong at biyaya ng Panginoon. Yang mga bagay na yan ay ating ano po, kayang-kayang gawin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. O ayan, I have so much to say, pero yun na nga po mga kapatid. Ka-shoutout pa tayo, and after this, ako po'y aalis, papunta ng Pangasinan. At habang marami pa po kayo, akin na pong ipapaalam, malamang wala po tayong devotional, ma'am, bukas ng umaga, ano ho? Kasi babiyahe po ako ngayon at siguradong puyatan. So Manila to Season Pangasinan, ipag-pray niyo po ang aking biyahe. At pupuntan po natin doon yung ating ikatlong anak, si Dangdang. At gusto daw umuwi dito sa Manila nang wala pa namang masak yan eh. Kaya kinakailangan po nating sunduin talaga. So trabaho talaga pa rin ang magulang, ano ho? Patanda na eh. Nanay at tatay pa rin ang susundon. At anyway, pag-pray niyo po ako. At babawi na lang po tayo, no? Pero if God's will, sigurado, if God's will, na tayo po'y safe, makakabalik bukas, sigurado naman, bukas po muli ng gabi, magkikita-kita po tayo. So mga kapatid, ano ho, pagpasensyahan na, hindi na po muna ako siya shoutout, ano po, para huwag na po masyadong gabihin ang aking pagbiyahe, ano po. So, lahat po tayo, mga kapatid, again, nagpapasalamat po ako sa inyo. San mang dako kayo ng mundo naroon, oh, muli ko kayong pinapasalamatan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa inyong patuloy na pakikiisa, pakikisama, pananalangin, panunood, pag-share, pag-like, pag-subscribe at pag-follow ng ating Facebook page at ang ating YouTube channel. Lahat po yan ay super appreciated ng inyong abang kapatid kay Kristo. So wala na po akong babatiin para walang magtampo. Basta lahat kayo, alam niyo yun, love ko po kayo ha mga kapatid. Manalangin lang po tayo, pati yung mga prayer request niyo dyan ay generic na lang po nating ipag-pray.
At salamat po sa pangunawa. At again, I love you mga kapatid. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli po ako nagpapasalamat na kayo po'y nariyan. Salamat po sa mga napaka-practical na leksyon na aming natutunan. Tulad po ng inyong ipinaunawa sa amin sa gabing ito, na tunay na may mga binigay ka sa aming sistema ng mga religious activities, kung ano ang mga dapat naming gawin sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. At bukod sa mga sistema at activities na dapat namin isagawa sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, ay inyo rin pong ipinagtagubilin na magkaroon kami ng mga praktikal na bahagi na dapat naming gampanan sa aming kapwa, sino man sila Panginoon. Sa mga nagugutom, naway bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makatulong, na makapagbigay sa kanila ng makakain. Sa mga walang maidamit, bigyan niyo po kami ng pagkakataon din, Panginoon, na kahit konting literal na mga damit ay aming maibigay sa kanila. Sa mga nauuhaw, tulungan niyo kaming makatuwang sa kanilang pangangailangan. Sa mga may sakit, kahit papano, Panginoon, tulungan niyo kaming makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. Sa mga nasa kulungan, bigyan niyo kami ng pusong may pagpapahalaga sa mga taong nakapiit sa literal na piitan. Subalit, tulungan niyo kami na mapahatiran sila ng mabuting pabalita upang kung ang katawan man nila ay nakapiit sa rehas na bakal, ang kanila namang mga kaluluwa ay magkaroon ng kalayaan mula sa inyo. O Panginoon, maraming salamat at sa dinami-dami ng mga tao sa mundong ito. Inuna niyong bigyan kami ng pagkakataon na matunghayan ang ganitong katotohanan at liwanag. At naway samantalahin namin ang pagkakataon na ito. Samantalahin namin ang mga katotohanan na aming natutunan. Gawin namin ang mga bagay na dapat namin gawin sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Muli, aking ipinadalangin ang aking mga kapatid sa buong mundo saan mang dapo sila naroon. Naway magsilbing liwanag at asinan sanlibutan ang bawat isa. At nawa, gamitin kaming mabisang kasangkapan sa pagdadala ng mga mahalagang kaluluwa sa iyong banal na pangalan. Ang mga may karamdaman ay inyo pong pagalingin o Panginoon. At sa aming mga pangangailangan, patuloy niyo kaming sapatan. Ipagpatawad niyo po kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Maging ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Muli, purihin ka Panginoon, naway mag-reflect sa aming mga buhay ang inyong karakter. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin. Pagkatiniling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan ng Yesu Kristo na sinaming pinapagligtas. Amen. Ayan! Muli mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ako po'y nagpapasalamat. Ano po? Muli po akong humihingi ng paumanhin, pero pagpasensya nyo na, salamat po sa pangunawa. No? Mabawi na lang po tayo sa ating shoutout, sa ating mga specific prayer. At muli po, inihingi ko po ang inyong panalangin para po tayo makarating at makabalik ng ligtas sa ating pong gagawing paglalakbay papunta ng season o Artacho season Pangasinan. Okay, pansamantala mga kapatid, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muna inyong kapatid kay Cristo, Brother Richard Thompson, sa pananampalatayang ating pinagsasama-samahan o sa mga ating pinagkakaisahan Seventh-day Adventist Church. Ako po, sa tulong ng biyay ng Panginoon, nagpapanukala, lulubi ng Panginoon na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay gugugulin ko pong masaya o malugod ang aking paglilingkod sa ating Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito. Iglesyang nalagindi sa huling kapanahonan, Seventh-day Adventist Church. Sana kayo rin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sama-sama tayong pagpapanukala para sa Panginoon na tayo'y maglilingkod, mananatili, magtatapat, at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon.
O ayan, muli, maraming salamat mga kapatid. At bago tayo mag-iwayo-wala, hindi, pwedeng hindi ko sasabihin na lagi niyo pong tatandaan na love o mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na ikaw at ako o tayong lahat ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Bye-bye for now, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kung lulubin, kita-kita po tayo bukas po muli ng gabi kung kalooban ng ating Panginoon. Bye-bye for now. I love you. God bless. Salamat nga po pala uli dito sa ating studio. May ating studio. Ito yung original, no? Ate Leia at Kuya Ben Ami Magbuot kasama ng kanilang dalawang anak, Brother Bunok at si Dende. Ha? Bye-bye mga kapatid.